pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Lead me, Lord, lead me all my life. Walk by me, walk by me across the lonely roads that I may face. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your heart. All my days, all my life, you are my. My feet all the time, my Lord, I need you there. You are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. I'd rather go alone my way. Help me take the right direction. Take your road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life, you are my. Mountains.
to more than I can be. You raise me. Something.
Thank you.
isip ninyo nga usap respeto alam sa ato matag-usa mag-ayon na ang pagkakang maayon namin na ang tingnan niya pag ito mo may kailangan din ako ma masaysay mo ka kumusta o kanus na hindi nabot sa matag-usapan ato pero ingon nga membro sa pagkakaya sa pagkakanan o mga katalimpihan ato tagaan ako pagtagaan ang usap na malindog na paglaon nga ihatag sa atong bilitana sa malamang matanaw sa balis ng Lord Diyos. Ang atong matahay na makikilaan o ang matanaw sa sequence of our program, after the parts 5, will be the opening song, ihatag sa atong song leader, Sister Joy Gonzalez. After which will be the opening prayer, ihatag ni Brother T.Y. Duarte. Human sa atong opening prayer, after isunod ang ginatawag na obituary o testimony o isang siguro magandang kasalanan ni Ante Olga. Then, human sa iyo pa, will be the special song na ihatag sa massive members, massive student members. Then, human sa special song na pamatian, mga tagla, tagsunan, sa tanahin ko, pagpapadasi, pagpahimong doon, diyan sa mga kasalatan, pinagi sa iyo pagkadala, Pastor G.C. Gerson. Kumahan sa iyo na tayo, will siguro kung may mong batang o response, at kaya ng tanahin ko sa magalay. Then, kumahan sa response, will be the closing song, gantan sa mga pastor, then closing prayer sa mga speaker. At kung gamang patanayong sumala sa ating pinanansyo. Thank you.
Hinaot kami, Ginoo, na pinaagi sa gawang sa iyong malang Espiritu, kang maghahatag o kahupayan, ilabi na sa immediate family na natungdan. Ikaw naghahatag o paglao, Diyos, luyo sa kamatayan. Musa nining takna kami sa nagahangyo kanimo, na samtang kami magapaminaw sa mga mensahe na naghahatag ka namong paglao, ikaw magaban ka namo, maghahatag ka namong pinasahin na kaalam. Nga ang mga pulong o Diyos, nga ang mga malunggan, maukinig sa mga. And a really reminder, as soon as they wrote the book, it started sa ugang sa sila nag-ilis o beddings, kanos asin na nag-ilis o cortina, kanos asin sa ng palit o gasol, as soon as they wrote the book, every time record yung tanan. The means of exercising her love for just is just and blessed. Every day, we feel so blessed having a mother who's worried when we leave and happily waits for us to get back. It's the most rewarding thing having her. Now imagine losing her. Losing that face that we long to see every time we get home. Imagine not hearing the voice, the most sincere and caring voice that I have known all my whole life. Not being able to hug her and feel the warmth that expresses security. It's a bit frightful thinking if our home would still feel like home with Nanay's absence. She has always been present and a part of everything that we do. Nanay was our home. I couldn't describe it, and her death is our greatest loss. This has been my worst nightmare, that one day Nanay will be gone, and now it really happened. But Nanay, we love you so much. We still have so much love left for Nanay, but what else? Nothing else than for you to be with Tatay Fred in God's paradise. By the way, my mother is 85 years old when she passed away. And she is the youngest sibling of Guti Chan and Yucrisina Garcia Duo. And her sister, Nanay had two brothers, but they already passed away years before. But her older sister passed away in November of last year. And the other sister passed away May 28th. And Nanay, May 29th. So we lost three important persons in our life in a period of, say, 6 months or what? Not less than 1 year. So, and at that time that Nanay was suffering because we were at home, because we were positive, me and my sister and my brother. And they allowed us to have our quarantine at home because I told them I cannot stand without treatment for 24 hours because I have an illness which is much worse than COVID. So they permitted me to have my quarantine at home. And luckily, Nanay and our other helper and my sister were negative. So we have to stay in our room. And while my sister, the other sister and my maid were taking care of Nanay, because Nanay can no longer swallow the food. So I was suspecting that maybe she had stroke affecting her upper extremities because she can no longer talk and she cannot swallow the food. Even liquid food, she cannot swallow anymore. And it was really an agony for us to see her, but we cannot go near Nanay because we're very positive. And I told the hospitals, but they cannot accommodate because they had no vacancy. And we asked for doctors, but we also don't have home visit. But luckily, my daughter in Cebu, Alexis, she was able to contact a nurse that the nurse was from Ichorete, and he said that I can go visit you
by next closing out the first speaker and the doctor. So we told Dr. Natakpa and we told her about the next case, and she said, I have a patient because I have also other patients and we are having positive family members. So the nurse came the night before Nanay's death and nag-exercise was Nanay, and in fact we had two shots of remdesivir for COVID just to make sure na yung si Nanay is COVID sa bahay and it was negative. So in the morning, in the night we were able to sleep soundly because Nanay was already index closed. But in the morning, my daughter called me early 5 a.m. She said, naman, ano di madali ang oxygen? Kaya ingon ang nurse, gusto na daw sila ng inawa. Ako na din na isang inawa regular. So, yan ay oxygen mga 5 a.m. pa. And mata ko mga 7:30, ibang kanuli na nila, ako muli na, and then her breathing was mga sa mouth na din na isang inawa. Huwag ko na ibang may ipan na inasika ka ng tinan. So, I went inside my room again. Iabot ang nurse, then ang tingnan ko kayo, ang health card, jacket, tapos ikot mo sa room na wala yung nanay. Pag ito mo muna pa yung tumitla ko, nagpina na si Buto, huwag ko kamantay, kaya ito ko kayo nga, nari naman pinay. So pagpuan, pagtuon ni Inalisa, ang dalimila, ako rin ang alam ko na rin, ako rin nila. Kaya nakikita ako na rin nga, nag-antusun sila kayo, ilang-ilang makuro ni Pakarumi na sa bubuka, ilang mata. Then, thank you.
pumuntaw, hindi na po nung kailan. Isang taliwala ng mga kasipanan ng ating espirituan, at kung tayo ng mga kasalanan ng Diyos, kung tayo ng kagaan at kabinan, magkasipon sa hirapan sa ako na nakapusan ng Diyos. Yes, tinawag kong Diyos ng mga kasalanan ng kagaan, nagiging natutukan na ako yung mga sasakay na. And that's really true. Kaya yung mga kanaganan sa ato hindi, magandahan na. Ginahan yung suwon ko, tanaw na to. Isa po sa pagkakoy, basta bahay ng anak, hindi din ang makabaya, isang pao, naas kaliso, kung sa karuhay ng tingkaan ng Kristo. Well, karoon na po na ito mga suwon, sa lingot ko sa amin. Hindi tama pagkawala ng pagkakaw kung kay muna pa yung masakad at ginawa at naliwala ang hiling kahimkan sa kamatayon. Ang ginabuhi sa tao, higala, iksoon. Gitande ni sa kabalasahon, meron na itulog ang mga chapters. The past, the present, and the future. Ang nangagi, ang presente o ang kumalabog na naapa sa kamot sa atong Ginoo. Atong larobon nga kini atong kinabuhi dili di ato o dili di pangulang na is Ginoo sa atong pagsagsag sa mga kaugalingon. And without God, we are nothing. We can do nothing without the presence of our Lord Jesus Christ na may kailangan at may kailangan. Ako, usbong pagsukti, ang balaang kasulatan, mauli manual sa Kristohanon ng pagkinabuhi. Isa kung sa ang atong tinuhan at eksunan, may kagalaan, ang kasikaranan sa ato na pagkinabuhi ng Kristohanon, di nila yung mabasa sa balaang na kasulatan. Alang sa mga Kristohanon, may kagalaan, alang atong kanan, ang lugdanan, dili o katapusan sa kasaysayan. Tungkol kay when we study the Bible, doon ako ay pagkamanhaw, luyo sa kamatayon na atong na-experiensyahan at atong nasuntong sa atong kapanahonan. Tapos po na ko, that grave is not the end of everything. Hindi mo may katapusan sa tanang na kagalaan. Doon ay mga tao, siguro nanguna, kuman, mamatay, ano sa katao, wala na. Wala na eh. Unahan pa makaisunan. Apan, kung natong tukiyon, susihon o tukan at record sa balaan ng kasulatan, doon ay daghang saan sa Ginoo, kamahin sa pagkamanhaw. Just like, for example, sa akong gisulti sa miyaki ng mga gabi, sa kinabuhi ni Lazaro, din niya sumat ng pitulong si magkaisunan ng kagalaan, gisulti niya sa Biblia that Jesus visit his friend Lazaro nga namatay ng magkaisunan pipila ng kahadlaw ng labay apan di makita sa Ginoo nga siya ang naghawid sa kinabuhi o sa kamatayon ng magkaisunan kung siya rin mo na ikatungod sa pagbanhaw sa mga tao nga nangamatay sama sa atong nakita karon. Mauli nga kung natong tagaag panahon at eksunan na natong kinabuhi, atong yung tagaan o bisan yung tayo na lang panahon ang pagtungon sa pulong sa Ginoo tungkol kay kini mo'y mugiya sa atong Kristohanon na pagkinabuhi na labing buon diha sa kay Ginoo Jesus. When you talk about kamatayon, siguro mag eksunan na una-una tawa dili na nato ikita pag-uusap ang atong minahal sa kinabuhi. Apanus po na ko, this is our guide. Gamutulog ka na ito kung kaisunan sa realidad sa kinabuhi. Taliwala, hindi magkasubo ng panahon, magkasubo ng pamitabo ng atong na-experience sa atin. No, atong sundan pa ito. Doon lang ang tulog ka, importante yung lesson na kung isyan sa inyo karoon na hapon ng eksunan. Number one, ang kamatayon, death, is not the end. Gani ang balaang kasulatan, 1 kapitulo 11, versikulo 25.
The Bible says, mga kaisunan, Juan, kapatong Hulsi, versikulo 25, yun ang Biblia. Si Jesus, may ikaw ang kanya, ako mo ang pagkamanhaw o ang pinamuhi, ang usapit na nato, bisan siya pamatay, mamuhi siya. This is God's statement, mga kaisunan. Ang isuntis, mga kaisunan, naman tayo cellphone, naman tayo cellphone, naman tayo Bible sa akong cellphone, kaya open, di ba yung mga kaisunan, aron atong mahamagan o pagkagad, kung unsang ang kamaturan, taliwala ining kahintay sa kamatayon, ingon ang Biblia, ako mao ang pagkamanhaw at ang pinamuhi. This is the statement of Jesus Christ ng kaisunan. Ngatos mga tao sa bitali, niingon siya, I am the resurrection and the life. Even isang puno ang tao o dagat sa kamatayon, ang musalik na ako, ingon si Jesus, ang musalik na ako, bisan siya mamatay, mabuhi siya. Kung atong pamalanungon ng kaisunan, kung atong tagaan ng importansya ang isuntis balaan ng kasulatan, ang kamatayon niya is just temporary. Isuntis Biblia, 84 kabisis na balik-balik sa balaan ng kasulatan ng kaisunan, kakamatayon gitanin lang sa usap ng pagkatulog, kay maabot ang panahon na Ginoo mutawag sa atong minahal sa tinapay sa panahon sa pagkabanaw. But always remember, He is the source of life. Ingon ang Biblia, ako mao ang pagkamanhaw at kinabuhi. Ang musalik ka na ako, bisan siya mamatay, mabuhi siya. And so on, unang leksyon na akong isunti ka ninyo, that is not the end. Mga kaigalaan ng mga isunti. Dili ni mao'y katapusan. To those individuals, mga anak, mga apo ni Nanay Isabel, I challenge you, mga kaigalaan ng kaisunan. Kung kanakong nananigso, if we want to see our mother someday soon, sa adlaw, sa pagpadayag sa atong Ginoo, tisingan na ito kapag kinabuhi na masinuntanon uban sa kamungutun sa Diyos. Ika naman, direkta mo lang ng kaisunan. God promises us, God promises to save us from the power of death. Doon ay saan ang Diyos magkaisunan sa pagluwas na natong gikan sa kahong sa kamatayon. Ingon ang Hosea chapter 13 verse 14. If you have the Bible, can you open it with me? In the book of Hosea magkaisunan chapter 13, no? Verse 14. Ingon ang malahat na sulatan mga kaisunan, no? Ingon ang malahat na sulatan. Ato bisa bersaun sa Hosea 13 verse 14. Iyon ang Biblia. Pagkatun ko sila, gikan sa kahong sa Sion, o pagkatun ko sila, gikan sa kahong sa kamatayon. And so, kung ato ko malalungod, iyon si Jesus, I will ransom them. Ako sila lukatun, gikan sa kahong sa lupanan, o kung Sion, o kay Sionan. Kung ako sila pagkatun, gikan sa kahong sa kamatayon. Let us try to imagine, let us try to look forward to the Sunan. On that grand resurrection morning, the end si Dino Jesus, mutawag sa tanan mo mga nagamatay, diha sa mga pagbanan ng Sunan. Sa adlaw na Ginoo ang panayag ng inyong tala, siya nagsaad, nga iyang magkaton, ang tanan, gikan sa kahong sa lumanan, kung pagkatumsun niya, gikan sa kahong sa kamatayon. And that is why, diha sa unang Korinto kapitulo 15 versikulo 44 ng kaisunan. Inon ang malaking kasulatan. O death, where is thy sting? O kamatayon, hain naman ang imong kaisog, asa naman ang imong gahong. Mga kaigalaan ng kaisunan, diha sa kamot sa Diyos, siya ang dunay katungod, siya ang dunay kagahong. Sa pag-rescue ka na to, sa pagluwas ka na to, gikan sa gahong sa kamatayon. And that is why, niingon sa Apostol Pablo, mag-isunan, Pilipos, kapitulo 1, versikulo 21, but for me to live is Christ and to die is gain. Kung tanaw ka sa daghan ng mga nintiriyo nini, gikan din sa limpo, din is public, sa public nintiriyo,
Ito to yung tsuro ng isunan. Punta ng interior sundan na kong dine. Dunan sa matalong, painos, masawa. Ang interior, wala pa na kong sundin na kong isunan. Daghan tayo ng babas sa lihat ng mga lapida. Nagsundin ito. For me to live is Christ and to die is gain. Sinong lihala ng puso pang mo magkailahan ng isunan. Tumong kayo sa kinabuhi ng puso pang mo. Iyan isandig ang tanan diha sa kamot sa iyan Diyos. Tungod kay nasayod siya, ngayon kinabuhi ko sa kalumalaway lamang, hinulaman lamang mga isunan. O iyan ibubon ang tanang panahon diha sa pagservisyo sa iyan Ginoo. O nasayod siya, ngayon sa pangalagag sa kanyang Isus, ang kamatayon sa kakadaugan mga isunan. He experienced even put into prison. He experienced mga isunan in pain, tragedies, circumstances sa iyang missionary journeys. But he claimed the promises of the Lord. And he wrote to the Philippians. Philippians, Kentos Iglesias, mga taga-Filipos, tingin siya, alam ka na ko, ang pagkinabuhi, mao si Kristo, kung ang kamatayon, usang kagalaugan. Mga isunan, kung atong pamalanungon sa mga naghan, doon na diya'y kanaugan, ang itanyag sa Ginoo. Bisa naman kaliwala, diinin kamatayon, gato ng sugatan. So, tingin na pala ang sugatan. Revelation, pinanayag kapito, bayan uno, versikulo 4, tingin na Biblia. O iyang pagkapahiran ang tanang luha sa ilang mga mata, o ang kamatayon wala na, wala na sa iyang pagbinatay, wala na ipaghila, wala na ipasakit, kaya unang mga butang na nagi naman. Ang sulti sa balaan kasulatan mga isunan. Maligi, sinultihan sa balaan kasulatan mga isunan. Mong ipasabot mga isunan. In Christ, that is victory over death mga isunan. Diha sa kamot sa Diyos, doon ay kadaugan. Over sa kamatayon ni isunan. Nagsaat ang Ginoo, mabot ang panahon ng iyang pagpahiran ang dalang luha sa atong mga mata. Wala na'y kamatayon mga isunan. Diha sa langit ng kuryanan, yung itaganas, Ginoo, alag ka na itong tanan. Kung gusto ta, matuyo sa langit, isuon, uban sa atong manuluwas. Hindi na ta maka-experience ang mga pag-antos. Wala na'y pandibig dito. Wala na'y kalisod dito. Wala na'y kamatayon mga isunan. Wala na'y pagbinatay. Lunlong talipay ang ma-experiencehan sa mga tao na nagkakinabuhi o gantihan sa kinabuhi sa adlaw sa pagpanayag ng Diyos. And that is why, ingon ang pinanayag, kapitulo 22, versikulo 12, mga isunan, ingon ang malaga sulatan, behold, I come quickly and my reward is with me. Maring isuntis, sino? Tanawa, mubalik ako sa dili manugay, ug tagaan kong ganti ang mga tao, sumala sa ilang pagsasagsa ng mga binuwata. While we are still alive sa kaisunan, let us always continue doing what is right, doing good, because in the right time, sa saktong panahon ng kaisunan sa adlaw, sumbalik sa atong buhay ng Diyos. Atong masiguro ng kaisunan ang saad sa pag-angkod sa gitagana ng ganti alam kanimo ugala kanimo. Magkaisunan in conclusion, ako mayon kanimo, I'd rather have Jesus than silver nor gold. I'd rather have Jesus than any positions that we have. I'd rather have Jesus magkaisunan because in the hands of God we are all secure. So, bisan pa kung sa atong kamutang karoon, atong panigamutan, atong pinaguyan, bisan kung sa pa atong timuhan, istandar po sa mga delugano, bilang ka niya. Kayo nga po, ang Ginoong mga panalangin sa mga tapusan. Thank you, Pastor, for the wonderful message. Before anything else,
Nandiyo po yung pasalamat ng pag-anjo since day one of my quarantine. Ako kayo po, ang aking helper actually moderate positive. Pero pag may fever sila, may fever, pero fever, nagkampo, pero ako nag-quarantine sa bahay for 14 days. Then, ngayon sila, mabalik po na bawa kayo, wala rin po ay symptoms. So, ngayon po nga, ipaswap, dito ka pasigurado. Paswap nila positive. So, ipuha sila sa seat, ipuha sila sa kuan, yudari po sa Rizal. Then, ngayon, itawag ang contact tracer na, kanang ma'am, ito mo po, ito mo kailangan iswap, yung ano ang may mga symptoms. So, pwede na bumabalik sa trabaho, ma. That was Thursday, June 17, oh. Hindi yung po nga, hindi mo pwede mo balik ng trabaho, kung ano yung swab test kay protocol na sa bako mo mabalik. Pag-nagin may present. So, hindi mo siya po nga, may kamuti nga maswab ko o si isa kaya ako sa alibang. Pag, kung ano mo, pag-swab, positive. Pwede ko mag-expect na positive ko, kaya I'm very low immunity because I have a very rare illness. Nga, isang galing ko, na isa sa bako na simpono, medyo pwede hindi ko mag-simpon. Hindi ko totoo nga, I'm positive. Yung ano mo nyo yung na-feel, and COVID is not that simple. Pwede ko yung na-feel, mag-simpon, ako yung buwatanan. Kung ayaw simpon nga, kasi sa doktor, or sa, then, ako'y amiga, itawag si Dara, kay, nag-antrag-tambang kay, kailan ko makasipin ka, nakin ang sanity tungkol sa mga istorya sa gawas. At si Mang Kayong itawag doon ako na dahil nakin pala ng tambal. Kaya, para magatawag ka. Then si Grace po, pharmacist na kapan, nakatulog siya tambal para tumukay. Kayo mga muna, dahil lang namin kung puso niya o sa lunjon, mga na, dahil mga antibiotic, okay, so di ba ito may tambal. Pag-service sa quarantine, si Mama Kaye, nag-upload ng pagkakaroon sa bahay. Mama Kaye, kung sarili sa iba na, ang doon na nga, ito si Mama Kaye, sa mga unang na, yung mga pinili mong kaon. Kaya sila nga, kaya sila nga, kaya sila nga, sige nga na. Ang Kaye was always there for me every day, since day one of my quarantine. Then, ang doon na nga naman natin sila nga, yung sila nga, Azura Sipila, kay ang pagpapasok ng imong nanay. Ako'y pasakon. Office ng trabaho. So, hindi nakikita lang sa mga death certificate, si Pinky. Hindi
nagtatagal ka na niya, kumukura, nagpasertify ang Iglesia na may COVID, nangalok sa resulta swab, bumuan ka na nagiging positive. Then sila si Maya mo ay ningungan. Kami na may mga laon ni Tia, kami na yung mga ito sa wait pa, sila na lang tanan. So, kamo ba man sabi ang lawan ko ng kawas? So, sila na si Maya na dito, sila mo na dito matulog. Hindi ka sa bumunta, kasi nagkabaw sila na ako sila dito. So, may ka never touch them enough. Kaya buwan ko sila ako, huwag ko ibangin sa'yo mo, alig lang yung nanay kayo. Huwag ako yung mga relatives sa side ng nanay, buwiri. Na ako relatives, pero tipo ko yung mga masakit ko. Huwag pa sundan yung ako may ako sa side ng nanay. Maroon mga side sa ni tatay, ang tabang ko ng utanan. And thanks God, okay ako na ikaw way kay kanyang sila kuwalit ko. Pero sila ito talaga ng patagal kay wag lang wag yung may katabang ko sa gamay. So imagine mo sa kaisok sa family na positive me, hindi may ka, kita inanay sa inyong way, except today. So maybe God allowed us to experience that. So that, and He gave us many realizations today. So I think that positive na dyan, para makikuli sa bahay, para tanan na kapitnya si Mika, slowly deteriorating. Okay, sa kanto mga sopya pa sila, kasi ilan kawas silang mama. Ibilisa na ko yung gagawin mo si Isiagit. Pwede dun sa mga kaon sa usawa, hindi na sa mga tumas kay Chapurado. Then, natin tayo na rin sa mong tingo, hindi na rin sa kasulti. So, ako na lang hindi nga, ano, maski na lang magamay na susunod yung pangalaman ang ano ang rituan, yung action. Yung video lang, ina dumasungan ka na, ako na sa takba. So, niyo na kung may primary, naman yung sa mong sulti, na mong kunsong. I expected na na-stroke yung lang tearing apart. Yung nakasulti, hindi na natulong. So, maybe give us a try lang. But, hindi ko din yung nalisod ka at okay, there are so many really people who care for us and who help us. So God is very good. Isa ka ang sura lang mo, pero nalangit ka na po na mo kung sa support sa mga amiga o mga relatives. So Ma'am Kaling, thank you so much, Ma'am. And Maya, Kokoy, Noel, Rosie, Pinky, Hannah, and Raya, Grace, thank you for being there for us. Bakit kayo kung saan mo lang mag-umuha ko? Okay. Medyo may nagawas. And to Alex's friends here, who really helped us. Natin ko sa mga, ito may masulupan ito pang first ni nanay. And si Alex Tay, na si amigo nga, I don't know if he's here now. Matingala na mag-umuha kay Isa na mag sa akong pang first sa amung gay. Si Alex yung dinangitag ko aking na aming pang first. Na, nakotoy ka usang nga, gusto si Lisa kung palit kong sabi niya, si sa pwede ko yung sabi niya now. So, ito gusto ka ito na umayin sa tiyan. Gawin na niya, sige, huwag mo na pag-auso, manap ka na, ito pa preso ka. Ay, di ba sabi alam ang tawas? Sa taon-taon, di amon po ang sabi niya. Kung sa sabi niya rin daw, at iinsan ko sa among gate, si Alex siya po lang itagpaagin na namin sa akin. So, makainom niyo po nga, ang ginoo din natin yung mga tanan ko o trials, hindi din natin makaya. But nato sa ilang ka ng mga tao, ang tapang jubi mo. So, maybe at the time, na positive para matin ko isabay, makapiya sila rin sa among presence tanan. Kasi dun dun ang manggo na sige, kinom, makainom, kaya positive. Nato sa sabay siya, magluto na ako, kasi positive siya, kahit ang among may ito sa mga 31 years sa bahay, parang hindi mo naging pero parang hindi mo pa kinanay ng mga nakauli. Kaya parang mo hindi dyan, upat mo nakawa ng Diyos nanay. So nakatake care sa inyo sa kaadlaw, pagkaugma si nanay wag na. Inuulo siguro na ilan na yung matong. Pero sa ilang last moment, so natos nanay kasulte, di man sa muting mo, hindi na muting mo dyan. Maski pa ako maturon kay pakanoon, hindi na sa mumata. Sige lang ang hukin dyan. Dahil ang hukin ka ng Lito, bilang sa mga support. So that's
my and again, thank you so much for your support and love. We're able to handle this hardship, the most painful part of our life because of you. Thank you so much. My name is Maya Ruel, Popoy, Mimi, Anna, and even my relatives. So what can I say? Can I get a video call? So, I'm really thankful for all of them. Thank you. Thank you so much. So this is not my son. Kung sa ilang naman, natay, tapos sa ilang naman.
ko'y biglang nag-iba kaysaya ng bawat sandali. Kailan may hindi pagpapalit, ikaw ang aking hiniling. Sa habang buhay ay makapili, ngunit mahal ikaw ay nasaan? Aking minimiti ay ikaw lamang. Ikaw ang aking pangarap, ikaw ang sagot sa aking dasal. Puso ko ay iaalay pagkat pinamahal kitang tunay. Ikaw ang aking pag-ibig, nagbibigay kulay sa'king daigdig. Wala nang nananisin pa kung magpakailanman ay kasama ka. Ikaw ay nasaan? Aking minimiti ay ikaw lamang. Ikaw lamang. Ikaw ang aking pangarap, ikaw ang sagot sa aking dasal. Your hand to me to hold.
Jesus Christ, who died for me. Face to face shall I behold thee, behold thee, far beyond the starry sky. Moment, face to face to see and know, face to face with my Redeemer, Jesus Christ. Bisan pa ni ini panghitabo nga sa mutubangan karon. Kami naglaom o Dios nga niiloyo nining tanan. Aduna ikaw giandam o Dios nga paglaom sa usa namong iginikanan. Kami taliwan o Dios lakit sa matag sa kanamo nga pabaulayan. Maminaw ta magigsunan o pipila ka mga teksto sa balaang kasulatan. Agi o pagpahimangno sa matag sa kanato. Kabahin sa atas this afternoon mga kaigalaan o magigsunan. Ang Dios naga tugot nga si Nanay Isabel mupahulay magampo, magampo ta amahan nga balaan Dios nga makagagahom tag-iya sa among hinulaman nga kinabuhi nining dapit sa mga lubong ania si Nanay Isabel kauban namo among itunol iplastar ang iyang patayng lawas nining maminaw nga lubganan uban ang dako paglaom nga sa adlaw sa imong pagparayag siya makatagamtam sa pagkamanhaw ug makadawat Ginoo sa kalipay kauban namo nga sa adlaw unya sa imong pagbalik among maangkon ang ganti sa kinabuhi ug among maeksperyensyahan ang pagpuyo sa langit nung puluyanan uban kanimo sa wala nay katapusan. Malaumon kami nga ikaw magahatag kanamo ug dugang kadasig sa among pakigdugtong diha kanimo nga sa matag karon ug unya kami kanunay konektado diha kanimo. Kaya nasayod kami o Diyos nga maabot ang takna, nga maabot usab ang panahon, sama sa among nasud-ong karon, mudangat kini sa matag usa kanamo. Apan kami puno sa paglaom, nga unya sa adlaw sa imong pagpadayag, walay usa nga mawala namo kundili kaming tanan, makabaton sa dakong saad, sa dako nga reunion nga paghimuon sa tanang linuwas, diha sa gingharian sa mga langit. Dalay ko ng imong ngalan sa walay katapusan. Ginoo, ikaw rin doon ay katungod sa pagpukaw kang Nanay Isabel sa ikaduhang higayon sa imong pagpadayag o kami nasayon o Diyos ng kaming tanan. Walay mahimo sa among kaugalingon lamang. Inunua na kinahanglan kami sa gahom sa balaan nga Espiritu sa paghiya sa among kinabuhi sa matagkaroon o gunya. Salamat kay imong dunggon ang among pagampo. Among itukyan kanimo ang tanan tungod lamang sa ngalan sa Amahan, sa Anak o sa gahom sa balaan nga Espiritu. Amen. Thank you.
iiwan ko ang puso ko sa'yo. At kung paghiramdam mo, wala ka nang kagampi, isipin I'm not afraid to die.
is about old yells and cheers, even if our last hoorays were never clear. Farewell to you, my friends. We'll see each other again. Don't cry, 'cause it's not the end of everything. Today is here, tomorrow's on its way, the sky is clear. Thank you for the memories of all the laughters and tears, not to mention our doubts and our fears, the hypertension we gave to our peers. It's really funny to look back after all of these years. It's not the end of everything. I may be miles away, but here is where my heart will stay with you, my friends, with you. My friends, with you.